Narito ang anim na pinakamaswerteng bagay na dapat meron kayo sa loob ng inyong bahay dahil mag-a-attack ito ng kaperahan at kasaganahan sa inyong pamilya. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya, tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Palagi niyong tatandaan na mas malakas ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin. At lagi mong tatandaan na sa ating mga kamay, pagsisikap, kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin. Kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang videong ito. Ang una sa pinakamaswerteng bagay na dapat meron kayo sa loob ng bahay dahil mag-a-attract ito ng malaking kasaganahan. Ang una ito ay ang dapat meron kayong money plant sa loob ng inyong bahay. Alam niyo bang ang mga money plant or indoor plant, ito ay nararapat lamang na dapat nating alagaan ito at ipasok natin ito sa loob ng bahay dahil mag-a-attract ito ng swerte. Ano-ano nga ba ang mga money plant na pwede niyong ipasok sa loob ng bahay? Katulad na lamang halimbawa ng money tree, lucky bamboo, monstera adansoni, at jade plant. Yan ang apat na pinakamaswerteng money plant na nag-a-attract ng kasaganahan at swerte, lalong-lalo na sa kaperahan at mainam din ito sa ating kalusugan. Maganda din ang mga halaman na money plant dahil nagbibigay sila ng purifying air sa ating bahay. Ang pangalawa na dapat meron ka sa loob ng inyong bahay, ito ay ang mga lucky gemstones or crystals. Alam mo ba na kapag meron kang crystals or gemstones sa loob ng inyong bahay, ito ay napakainam na mag-attract ng swerte. Lalong-lalo na kung ang mga gemstones na mag-purify ng ating bahay. Katulad na lamang ng green aventurine, black obsidian, tiger's eye, rose quartz, amethyst, citrine, at clear quartz. Yan ang pinakamaswerteng gemstones or crystals na dapat meron kayo sa loob ng inyong bahay at ilalagay nyo ito sa mga certain table o kaya naman sa inyong altar upang magbigay ito ng kapayapaan at swerte sa loob ng bahay na mga nakatira sa loob ng bahay. Upang maghatid ito ng swerte lalong-lalo na sa mga nakatira sa loob ng bahay. Ang pangatlong pinakamaswerte sa loob ng bahay, ito ay ang paglalagay ng bigas, tubig, barya, at asin sa garapon. Alam mo bang mainam na meron ka ng apat na garapon na ito dahil mag-a-attract ito ng kasaganahan? Dahil pinaniniwalaan na ang pera, bigas, tubig, at asin ay nagbibigay ito ng abundance. Ang asin ay sumisimbolo ng balanse at tinataboy nito ang mga negatibong enerhiya na papasok sa loob ng bahay. At ang bigas naman ay nagsisimbolo na hinding-hindi kayo mauubusan ng pagkain. At ang tubig naman sumisimbolo ito na magaan ang daloy ng pera at kasaganahan sa inyong buhay. At ang mga barya naman sa garapon, sumisimbolo ito na mas mabilis nyong mamamagnet ang pera sa inyong bahay, lalong-lalo na ang mga nakatira dito. Kaya dapat maglagay kayo ng apat na garapon na ito para ma-attract nyo ang swerte. Maaari nyo itong ilagay sa inyong certain table o kaya naman sa inyong mga altar. Ang pang-apat na maswerte sa loob ng bahay, ito ay ang insenso. Alam mo bang dapat meron kayong insenso or sage sa loob ng inyong bahay o dapat niyong pausukan ang lahat ng parte ng inyong kabahayan ng insenso dahil ang insenso ay nagtataboy ito ng mga negatibong enerhiya
o negatibong espiritu na bumabagabag sa loob ng inyong kabahayan. Ang insenso, lalong-lalo na ang usok nito, ay nagbibigay positibo at pinapalakas nito ang enerhiya ng loob ng ating bahay. Lalong-lalo na kung meron kayong mga crystals or money plant, mas mainam na pausukan nyo ito ng insenso para mas lumakas pa ang bisa nito. Ang panglimang pinakamaswerte na dapat meron kayo sa loob ng inyong bahay, ito ay ang lucky charm na four-leaf clover. Alam mo bang, bibihira lamang makahanap ng four-leaf clover dito sa ating bansa. At ito ay natatagpuan lamang sa mga botanical garden. O kaya naman ito ay nahahanap lamang sa mga matataas na bundok. Sadyang mahirap hanapin ang four-leaf clover. Subalit inirekomenda na ang four-leaf clover na dapat ilagay mo ito sa inyong altar o kaya naman sa mga pinaglalagyan nyo na certain table na pampaswerte. Dahil ang four-leaf clover, napakalakas nitong mag-attract ng kaswertihan at kaperahan. Naghahatid din itong magandang balita, lalong-lalo na sa miyembro ng pamilya. Ito ay nag-a-attract na isa sa dalawa o tatlong miyembro ng pamilya ay makakapag-travel abroad o kaya naman bubuhos ang malaking pera para kayo ay makapamasyal sa ibang bansa. Sadyang napakaganda talaga ng four-leaf clover. Kung meron kayo nito sa loob ng bahay, pwede kayong bumili ng mga lucky symbol ng four-leaf clover o nabibili ito sa mga online shop na nagtitinda o pwede nyo itong isabit sa inyong entrance door para maka-attract ito ng swerte at kasaganahan. Ang pang-anim na pinakamaswerte sa loob ng bahay, ito ay ang pabango. O kaya naman pwede kayong maglagay ng mga scented na idinidisplay sa loob ng bahay. Nabibili ito kahit saan kayo pumunta sa mga mall, pwede kayong bumili ng pampabango sa loob ng bahay. Dahil alam mo ba kapag mabango ang loob ng ating bahay, nag-a-attract ito ng maraming kaperahan at swerte sa loob ng kabahayan, lalong-lalo na ang mga nakatira dito. Ang positibong enerhiya na nanggagaling sa pabango, ito ay magpapasa sa mga taong nakatira sa loob ng bahay. At ang mga taong ito ay mabilis maka-attract ng swerte. Kaya dapat kayong maglagay o bumili ng mga pabango sa loob ng bahay. Kahit na mga mumurahin na pabango ay okay lamang ito. Basta naaamoy mo ang bahay mo na napakabango, lalong-lalo na kung papasok ka pa lamang ng entrance door, ay maaamoy mo kaagad ang napakabangong loob ng bahay. Kaya lalong-lalo na kung ang amoy ng pabango ay rose petals o kaya naman eucalyptus. Ang eucalyptus na amoy ay nag-a-attract ito ng napakaswerte at kasaganahan sa salapi.